Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Bago natin simulan ang ating kwento para sa gabing ito, ay nais ko munang magbigay ng maikling mensahe. Ito ay para sa mga tagapakinig nating nag-aabang ng ating pong series. Napagpasyahan ko pong i-ere tuwing Linggo ang mahaba po nating kwento tungkol sa mga bampira at aswang. At tuwing Lunes hanggang Sabado ay ang mga kwento pong ipinadala sa atin. Nang upang sa ganon, ay hindi po ako matambakan at maipon ng husto. Maraming salamat po. At ngayon, ay narito na po ang tampok nating kwento. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Tago mo na lang po ako sa pangalang Dayan. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kung kaya naisipan ko rin ibahagi itong naging karanasan ko. Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko po malilimutan. Isang gabing punong-puno ng kilabot na noon ko lamang naranasan sa tanang buhay ko. Nangyari po ito taong 2004 nang minsang maiwan ako mag-isa sa bahay namin. Mga bandang alas 6, sa di malamang dahilan ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan na tila ba nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Kahit pa wala namang napabalita bukol sa pagkakaroon ng masamang panahon. Pero hindi ko iyon binigyan ng pansin sa pag-aakalang iyon ay isang karaniwang bagay lamang. Mga bandang alas 7, wala pa rin tigil sa pagbuhos ang malakas na ulan. At may kasama pa itong malakas na hangin pagkaminsan. Naisip ko ng magsaing at matapos ko yung maisalang ay inihanda ko na yung emergency light, gasera at mga kandila. Para kung sakali mang mawala ng kuryente ay hindi na ako maghahagila pa. Sumilip akong muli sa bintana. Umuulan pa rin. At parang lalo pa itong lumalakas habang tumatagal. Naupo akong muli sa sala. Naapabuntong hininga ako. Nakakainip. Pag ganong umuulan ay walang maayos na istasyon na nasasagap ang telebisyon namin. Makikinig na lang ako ng radyo na sabi ko sa aking sarili. Pero nang buksan ko ito, ay puro ugong lang at static ang aking narinig. Kaya pinatay ko na lang at naupong muli. May nakita akong nasa may lamiseta, isang babasahin. Marahil sa kapatid ko iyon, nasabi ko pa. Mahilig kasi ito sa mga nakakatakot na aklat. Sa pabalat nito ay nakaguhit ang isang halimaw na nanlilimahid sa dugo. Nang basahin ko ay nalaman kong patungkol pala iyon sa mga nilalang na pinaniniwala ang umiiral dito sa atin. Nang bubuklating ko na iyon ay bigla na lang ako nakarinig ng kalabog. Napatayo kong bigla dahil sa sobrang gulat. At agad na napalingon kung saan nagmula yung tunog. Pinuntahan ko iyon. At nakita kong nasa may sahig na ang takip ng kaldero.
Akin niyong dinampot at itinakip muli. Hininaan ko yung apoy. Bumalik ako sa may sala at naupong muli. Pero hawakan ko pa lang yung aklat na babasahin ko sana, ay bigla akong may naaninagan sa labas ng bintana na mabilis iyong dumaan. Napatayo ako sa pag-aakalang baka sila na yon. Lumapit ako sa may bintana at sumilip. Wala na akong nakita. Wala rin kumatok sa may pinto. Namalikmata lang yata ako na ibulalas ko sa aking sarili. Nang mapatingin ako sa may orasan na nakasabit sa may dingding namin, ay alas 7:30 na. Nang biglang kumalampag yung bakal na harang sa aming bintana. Kung kaya agad akong napatingin doon, napahawak talaga ako sa aking dibdib dahil sa sobrang pagkabigla. Nagulat talaga ako. Dahan-dahan akong lumapit. Nang silipin ko iyon, ay may nakita akong malaking sanga ng kahoy na nasa labas. Naroon iyon sa may ibaba ng bintana. Naisip kong marahil ay nabali iyon at tinangay ng malakas na hangin. Dahilan para humampas iyon doon. Nabawasan yung takot ko na nararamdaman. Pero bigla namang tumunog ang aming bubungan. Sunod-sunod iyon na parang binabato. Nakakarindi sa tenga ang tunog noon, kung kaya nagtakip ako. Napaupo ako sa may kilid ng sopa. Nakiramdam ako. Makaraang ilan pang sandali, ay dahan-dahan na ring humupa ang mga ingay. Nagmamadali ako nagpunta sa kusina at pinatay yung kalan. Pagbalik ko sa may sala, ay napahinto akong bigla. Nang may naaninagan akong nakatayo sa harapan ng bahay namin. At para iyong may hawak na patalim. Dahil humuhulma ang matulis na bagay na yon sa kanyang kamay. At dito na ako nagsimulang makaramdam talaga ng matinding kaba. Kahit pasabihin na hindi iyon kumikilos at umaalis sa kanyang pinakatayuan. Parang mas lalo pa nga iyong nakadagdag ng takot para sa akin. Dahil hindi iyon gumagalaw at patuloy lang na nakaharap sa akin. Alam ko at ramdam kong nakita niya ako. At malakas ang hinala kong ako talaga ang kanyang punterya. Nung una, ang akala ko ay isa lamang itong magnanakaw. O di kaya, isang taong nasa impluensya at lulong sa ipinagbabawal na gamot. At malinaw sa akin na may masama itong balak. Gusto kong sumigaw upang humingi ng tulong. Pero paano? Sa lakas ng ulan ay siguradong wala namang makakarinig sa akin. Idagdag pa na wala naman kaming kapitbahay. Na mayroon yatang 300 metro ang layo ng pinakamalapit sa amin. Kaya akin na lang tinakbo ang pintuan at siniguradong nakasara iyon ng mabuti. Yun lang ang tangi kong magagawa. Ang siguraduhin na hindi siya makakapasok sa loob ng pamamahay namin. At kahit natatakot ako, ay naisip kong tingnang muli ito para bantayan ang kanyang kilos. Pero nang bumalik na ako sa dati kong kinatatayuan doon sa harap ng bintana, ay wala na yun doon. Kung kaya mas lalo akong kinabahan. Para nag-uuna ng paghinga ko at bilis ng pagtibo ng aking puso. Kumuha ako ng alambre sa may kusina at tinalian ko pa yung pansara ng bintana namin. Kailangan kong manigurado. Dahil hindi ko alam kung anong kasamaan ang kayang gawin ng taong naaninagan ko na nasa labas.
nang bigla na lang may kumatok nang sunod-sunod sa may pintuan namin. Mabilis akong napasulyap sa aming orasan. Eksaktong alas 8 na ng gabi. Lumapit ako sa pinto. Na habang ginagawa ko yon, ay nagtatanong na ako kung sino ang nasa kabila noon. Pero walang sumasagot. Kaya tumigil ako at nagdalawang isip na iyon ay buksan. Hanggang sa halos mapasigaw ako, ang muli itong kumatok ng sunod-sunod. Nilakasan ko ang aking loob at muling nagtanong kung sino iyon. Pero garalgal ang tinig ko nang lumabas mula sa aking bibig. Halatang balot na ako ng takot. Tuluyan na akong nilamon ng kaba. Di ko alam at matandaan kung ano na lang ang tanging dahilan na nagpapalakas ng aking loob noong mga oras na yon. Nagpatuloy ang pagkatok sa may pinto para iyong isang malakas na dagundong na bumabayo hindi lamang sa tenga ko kundi pati na rin sa aking dibdib. Naiisip ko kasi yung nakita ko at baka siya ang nasa kabila ng pinto at may hawak na patalim. Nakapag akin iyong binuksan ay baka bigla na lang niya akong undayan ng saksak. Kung kaya hindi ako nagpadaig sa lakas ng kanyang pagkatok. Hanggat hindi siya sumasagot sa tanong ko, ay hindi ko rin iyon bubuksan. Yan ang mariing sinabi ko sa aking sarili noon. Mabilis kong tinungo muli ang kusina at nagagilap nang maaari kong gamiting pamalo. Nakakita ako ng tubo na katamtaman lang ang haba sa loob ng cabinet na nasa ilalim ng lababo. Agad akong bumalik sa may harapan ng pinto. Naisip kong kapag kanyang pinwersa ang buksan ng pinto ay lalaban na lang ako. Hindi na ako magdadalawang isip na ito ay hampasin kahit sino pa ang bumungad. Dahil naisip kong siguradong masamang intensyon ito kapag kanyang pinilit na wasakin at buksan ang pinto. Hindi tumigil sa pagkalampag yung pintuan namin dahil sa sunod-sunod na pagkatok na ginagawa nung nasa kabilang panig noon. At aaminin kong bawat pagkalabog na nililika noon ay nakapagdudulot talaga sa akin ng iba yung takot. Naramdaman ko pa ngang nanginginig na ang aking mga kamay at tuhod. Nagsisimula na ring maipon ang luha sa aking mga mata dahil sa tindi ng kaba na nararamdaman ko. Pero hinawakan ko pa rin ang mahigpit yung hawak kong pamalo. Nilabanan ko yung panginginig ng kamay ko. At hindi mapakali ang aking mga paa habang sinasanay kong aking sarili sa aking gagawing paghampas. Hindi na ako muling nagtanong pa. Hinintay ko na lang yung pagkakataon na magpumilit itong makapasok para magawa ko na rin yung plano ko. Pero biglang nagbago ang lahat at nakaramdam ako ng matinding kagalakan nang marinig ko ang boses ng nanay ko. Pinagmadali niya ako pagkat basang-basa na raw siya. Pero malumanay ang pagkakasabi niya sa akin. At nang silipin ko siya sa may bintana, ay nakita ko ngang tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang damit. Dahil basang-basa nga siya. Kaya binuksan ko na yung pinto. Yayakapin ko sana siya dahil sa sobrang tuwa ko. At nais kong isumbong sa kanya yung nakakatakot na naranasan ko. Pero nagtaka ako sa kanya pagkat hindi siya umalis mula sa kanyang kinakatayuan. Naroon lang siya na hindi man lang gumagalaw. Pero nakatingin siya sa akin ang masama. Nanlilisik ang kanyang mga mata
at pailalim niya akong tinititigan. Kaya natigilan ako at parang naparalisa sa pagkakatayo sa harapan niya. Hanggang sa makahugot ako ng lakas ng loob para tanungin siya kung bakit at ano ang problema. Hindi siya sumagot. Ni isang salita ay wala siyang sinabi. Hindi talaga siya umimik. Pero nakita kong inihakbang na niya ang isa niyang paa palapit sa akin. Kaya dahan-dahan akong napaatras. Naguluhan talaga ako at di ko alam kung ano nangyayari kay nanay. Nagpatuloy siya at dahan-dahang lumapit sa akin na hindi kumikibo. Paulit-ulit kong binigkas ang salitang nanay pero parang wala siya sa kanyang sarili. Pero hindi ako tumigil. Ilang beses ko pang inulit sa pag-asang matauhan siya at makilala niya ako. Ngunit wala pa rin nangyari. Nagpatuloy lang siya sa paglakad ng dahan-dahan palapit sa akin. Hanggang sa iniangat na niya yung isa niyang kamay. At kitang-kita ko yung kakaibang anyo noon. Lubay yung malaki kaysa sa karaniwan. May kahabaan din yung kanyang mga daliri na may mahahabang mga kuko. Bigla akong naalala yung naaninagan ko sa labas. Doon na naging malinaw sa akin na hindi pala patalim yung nakita ko, kundi kanyang mga kuko. Pero bakit nasa katauhan siya ng nanay ko? Yan ang malaking tanong noon sa aking isipan. Gulong-gulo ang utak ko. Mas iniangat pa niya yung kanyang kamay. Nakasabay noon ay bumuka ang kanyang bibig at kanya na akong hampasin gamit ang matutulis at matatalas niyang kuko. Wala na akong nagawa kundi protektahan at ipagtanggol ang aking sarili. Gamit ang tubo ay hinampas ko siya. Pero parang wala iyong gaanong epekto sa kanya. Malakas ang pagkakapalo ko pero parang kayang-kaya niya iyong tanggapin. Sigurado ako sa aking sarili noong mga sandaling iyon na hindi siya ang nanay ko. At agad niya akong hinampas. Mabilis naman akong umiwas pero nawalan ako ng balanse. Dahilan para matumba ako sa sahig. At di sinasadyang napasulyap ako sa orasan. Mag-aalas 9 na ng gabi. Nagmamadali akong tumayo at umakyat ng hagdan. Paglingon ko ay hindi ko na siya nakita. Hinawakan ko ng mahigpit yung tubo sa harapan ng aking dibdib. Hindi maapakali ang aking mga mata. Panay ang tingin ko sa magkabila habang nakikiramdam na mabuti. Maya-maya ay bigla na lang akong nagulat nang makita ko ang aking kapatid na lalaki sa may pinakahuling baitang ng hagdan sa may itaas. Takang-taka ako kung paano nangyari iyon. Saan siya dumaan? At bakit tulad ni nanay ay nanlilisik din ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin? Galit na galit at parang gusto niya akong lapain. At dahan-dahan na niyang iniangat ang isang kamay. At muli ay nakita ko yung malahalimaw na kamay na yon. Mabilis na akong kumilos at nagmamadaling nagtungo sa may pinto. Pagkakataon ko na iyon para makatakas. Lalabas ako at hihingi ng tulong. Pero nang malapit na ako doon, ay bigla na lamang sumara iyon ng napakalakas. Para iyong isinalya na kumalabog talaga ng todo. At dahil doon, kung kaya napaupo ako sa sahig. At nakita ko yung kapatid ko na dahan-dahan ang bumababa mula doon sa hagdan. Nabagyang nakataas ang mga kamay. Naanimoy, ipinagmamalaki pa yon sa akin.
ilang sandali lang ay nasa harapan ko na ito. Biglang nabalot ng pula ang kanyang mga matang nanlilisik, at ng kanyang ibukang bibig ay tumulo ang napakarami niyang laway. Nawalan na ako ng pag-asa, pero naisip kong umusal ng isang maikling panalangin. Kung kaya ipinikit ko ang aking mga mata, nang matapos ako ay hindi ako dumilat, at akin na lang hinintay na maramdaman yung sakit. Nang bigla ko na lang narinig ang tinig ng nanay at kapatid ko, napadilat akong bigla. Wala na yung aswang. Napabaling ang tingin ko sa orasan. Eksakto 9:00 ng gabi. Tumayo ako at binuksan yung pinto. Niyakap ko ang nanay at kapatid ko. Napahugulgul ako. Ako po si Ron, isa nyo ring masugid na tagapakinig. Nainganyo po akong sumulat sa inyo dahil na rin sa mga kwentong akin ang napakinggan dito sa inyong channel. May kwento po kasi akong nalalaman. Bali ito po ay karanasan ng kapatid ng mama ko na si Tio Badong. Nangyari po ito doon sa kanilang probinsya. Maraming taon na rin po ang nakalipas. Kung hindi po nagkakamali, ay naganap ito dekada 80 pa. Nung mga panahong iyon, ay nagbibinata pa lamang si Tio Badong. Ang bahay nila noon ay nasa may bandang Ilaya na tinatawag. Sa likuran ng bahay nila ay bundok na. Noon ding mga panahong iyon ay laganap na ang ukol sa mga kwentong kababalagan at aswang doon sa kanilang lugar. Dahil nakasaksi na ang marami sa kanila sa mga ganong bagay. Katunayan, noong mga pagkakataon na iyon ay napapabalita na ang ukol sa ilang mga batang nawawala, partikular na mismo doon sa kanilang barangay. Pero ang pinaghihinalaan naman ng karamihan noon ay dinudukot umano ang mga bata upang sila ay ialay, sapagkat may ginagawang isang mahabang tulay noon doon sa kanilang bayan. Kaya nga pagsapit noon ng 5:00 pa lamang ay kanila nang pinapapasok ang mga anak sa loob ng bahay. At luba talagang madali na maisagawa ang mga masasama at karumaltumal na bagay noon sa kanila. Dahil sa hindi pa naabot ng kuryente ang karamihan sa kanilang mga tahanan, na maraming barangay pa ang walang mga ilaw. Kung kaya nagtsatsaga pa sila noon sa paggamit ng lampara. Kaya sa tuwing mamimili sa bayan ang mga magulang nila mama, ay hindi nawawala sa kanilang listahan ang petrolyo. Si Tio Badong ay kilala sa kanilang lugar na isang malokong tao. Bata pa lamang ito ay nakakakitaan na ng pagkapilyo. Mahilig din ito sa pakikipagbarkada, kung kaya lagi itong wala sa kanilang bahay. Kung saan-saan sila nakakarating ng kanyang mga kaibigan, mga laboy talaga sila. At dahil sa mga maling nakasanayan ito, kung kaya madalas din itong mapagalitan ng magulang nila mama. Pero kahit ganon si Tio Badong, kwento ni mama ay maaasahan naman ito, lalo na kapag sinusumpong ang kanyang kasipagan
Mahilig daw itong mamingwit at manguha ng talangka na maaari na nilang may ulam. Pero ang pinakapaborito talaga nito ay yung paggawa ng bitag na malamang ay siyang namanaumano nito sa kanilang lolo. Na nung nabubuhay pa ang lolo nila ay paboritong paborito talaga nito si Tio Badong. Lagi nga niya itong isinasama nung maliit pa at isinasakay sa kalabaw. At tuwing daraan ito sa kanila ay lagi itong may pasalubong na mga prutas para kay Badong. Sabi pa ni Mama ay marunong manggamot ang kanilang lolo. At napakahusay daw talaga nito pagdating sa pangangaso. At kahit sa pangingisda ay swerte din umano ito. Ang alam nga ng marami ay may anting ang lolo nila Mama pagdating sa mga ganong bagay o gawain. At hinala nila Mama, malamang ay nabahagi na nito si Tio Badong. Kung kaya napakahusay din ito sa panghuhuli ng kung ano-ano. At hindi ito nawawala ng lubid na kanyang ginagamit sa paggawa ng bitag. Lagi itong mayroon sa kanyang bulsa na siya rin mismo ang gumagawa. Yari ito kung minsan sa ibla ng sako, kung minsan naman ay sa sirang lubid. At ang husay niyang gumawa noon. Isang araw ay nagulat sila nang dumating si Tio Badong doon sa kanilang bahay. Matapos na mawala ito ng ilang araw, agad itong sinalubong ng sermon ng kanilang ina. Dahil nga sa lubang delikado ng mga panong iyon doon sa kanilang bayan. Pero nagulat sila nang sinabi nitong marami siyang dala na kanya lang iniwan sa labas. Nagtaka naman sila Mama at na curious sa kung ano ang mga dalang sinasabi nito. Kaya nagmamadali silang lumabas ng kanilang bahay. Paglabas na paglabas nila ng pinto ay agad na bumungad sa kanila yung kalahating kabang bigas, may mga isda at kung ano-ano pang mga kanyang pinamili. Kaya nung mga oras na yon, kahit naiinis na rin si Mama sa kanyang kapatid, ay bigla siyang natuwa dito. Ang lola ko naman, sabi ni Mama, ay di malaman kung magagalit pa o matutuwa siya kay Tio Badong. Walang-wala pa naman sila noong mga oras na iyon. Kaya nga wala ang tatay nila dahil napilitang sumama sa kumpare nito para makapag-extra ng trabaho sa kabilang bayan. Pero sa kabila ng kanilang kasiyahan ay nagtaka sila kung saan galing ni Tio Badong ang lahat ng iyon. Kaya inusisa nila ito. Nung una ay kung ano-ano pang pagdadahilan ang mga sinasabi nito. Nahalatang parang ayaw lang magsabi ng totoo. At makikita mo sa kanyang mukha at mga reaksyon na mayroon talaga itong itinatago. Kaya hindi pumayag ang kanilang ina na hindi malaman ang totoo. Nag-alala din kasi ito na baka may masama nang ginagawa si Tio Badong. Kaya nung huli ay wala na rin itong nagawa pa at napilitan na magtapat sa kanila. Pagpapasimula niya, kaya daw ayaw niyang sabihin ang totoo dahil sa nangako siya sa kanyang kausap na walang sino man ang makakaalam tungkol doon. Kaya mabilis namang sumagot ang kanilang ina at sinabing pamilya niya sila. Kung kaya, karapatan nilang malaman
kung ano talaga ang totoo. At nangako naman sila kay Teo Badong na wala nang makakaalam na ibang tao tungkol doon, kundi ang kanilang mag-anak lamang. Nang marinig iyon ni Teo Badong ay nagpatuloy na ito. Kwento niya, sa paglalakad niya sa bundok ay may nakita siyang bakas ng isang payawak, kung kaya naisipan niyang lagyan iyon ng bitag. Pagkatapos niyang gumawa ng bitag ay bumaba na rin siya ng bundok dahil sa magagabi na. Naisipan niyang pumunta sa bahay ng isa niyang kaibigan upang doon makitulog. Pero di pa siya nakakalayo ay may nakasalubong na siyang mga tao sa daan. May mga dala silang sulo, sibat at itak. Tinanong siya ng mga ito kung may nakasalubong raw pa siya o kahit nakita man lamang. Mabilis namang sumagot si Teo Badong at sinabi sa kanilang wala. Sa pagtataka niya ay siya naman ang nagtanong sa kanila kung sino ba ang kanilang tinutukoy at tinahabol. Agad na sumagot ang isa sa mga ito at sinabing aswang ang kanilang tinutugis. Na nang marinig iyon ni Teo Badong ay talaga namang nanindig ang mga balahibo niya sa takot. At naisip niyang buti na lang at hindi niya nakasalubong iyon. Nagpatuloy ang mga tao sa paghanap at paghabol sa sinasabi nilang aswang. Si Teo Badong naman ay napaisip kung sasama na lang ba siya sa mga taong iyon o magtutuloy sa plano niyang makikitulog siya sa kanyang kaibigan. Naisip niya kasi na baka makasalubong niya pa yung sinasabi nilang aswang. Pero naisip niya rin ng huli na siguro ay hindi naman niya makakasalubong dahil doon na galing ang mga tao, kung kaya nagpatuloy na siya. Ngunit nagmamadali niyang tinakandaan, may patakbo niya iyong binaybay para mabilis niyang marating ang destinasyon. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan ay naabutan niyang kumakain pa lang ang mga ito ng hapunan. At halos sabay silang nagkwento ng kaibigan tungkol sa aswang. May bata raw kasi sa kanilang lugar na muntik nang matangay nito. Pagkukwento ng kaibigan ni Teo Badong. Kaya sinabi rin niya sa kaibigan na kanya ngang nakasalubong yung mga taong humahabol sa aswang. Nang sumunod na araw, nang papauwi na si Teo Badong sa kanila, ay naisipan niyang daanan na muna at silipin yung ginawa niyang bitag. At mga ilang di pa lamang siya mula doon, ay natuwa na si Teo Badong na nanlaki pa ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Pagkat nakahuli iyon ng isang napakalaking payawak, agad niya iyong nilapitan at napansin niyang buhay pa iyon. Ngunit mahina na at parang wala nang lakas. Kanya iyong kinalagan upang hilahin na lang na kanya iyong hawakan sa buntot. Nang bigla iyong gumalaw matapos na makawala sa lupit. Laking gulat ni Teo Badong nang biglang mawala yung payawak. At ang nakita niyang nakahiga sa lupa ay isang lalaki na mga 60 na ang edad. Humihingal ito at parabang hapong-hapo. Nangatal ang buong katawan ni Teo Badong at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan.
halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagpasalamat sa kanya yung lalaki. Sabi pa nito, kung hindi raw dahil kay Teobadong, ay baka namatay na siya. Pagkat may orasyon umano yung ginamit na lubid sa bitag. Nakinulayan pa daw talaga ng itim gamit ang uling. Sa pautal-utal at nanginginig na boses, ay sinabi ni Teobadong na walang anuman iyon. Nangangahoy lang daw siya ng mapadaan. At nakita nga niyang may nahuli ang bitag na hindi naman niya daw alam kung sinong may-ari pagsisinungaling niya. Sabi ng lalaki, hayaan daw niyang suklian ito ang kanyang kabutihang ginawa. Huwag daw siya mag-alala. Bagamat isa umano siyang abuwak, ay mayroon naman siyang isang salita. At mabuti umano siya sa kaibigan. Pagkat iyon daw ang itinuturing niyang pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang pagkakaroon ng mabait na kaibigan. Hindi daw katulad ng mga nakilala niyang kaibigan noon na hindi naman pala mga totoo. Hindi alam ni Teobadong kung ano ang kanyang isasagot noong mga oras na iyon. Kaya muling nagsalita yung lalaki at sinabing huwag na niyang pag-isipan pa. Na matapos umanong sabihin iyon ng lalaki, ay para naging sunod-sunura na lang si Teobadong. At hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa bahay nung lalaki. Basta natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na naroon na. Napakaganda umano ng bahay nito at malaki. Ngunit napakatahimik. May sinasabi pala ito sa buhay. Nawika pa daw noon ni Teobadong. At nakita rin niya sa dingding ang napakaraming sertipiko na nakasabit. Maging ang mga larawan ng taong hindi niya nakikilala. Ngunit base sa kanilang mga kasuotan, ay halatang mga prominenteng tao ito. Kaya nasabi ni Teobadong sa kanyang sarili na hindi lamang pala mayaman ang angkan ng lalaki, kundi may mga mataas pa na pinag-aralan at mga profesional na yung abuwak ay isa palang doktor. Ang abuwak doon sa kanilang probinsya ay isang uri ng aswang na nagbabalat kayo bilang isang bayawak. Iniwan siyang sandali ng lalaki doon sa sala at umakyat ito. Maya-maya ay nakita niyang bumababa na ito ng hagdan na may tangan-tangan sa kanyang kamay. At paglapit nito sa kanya ay iniabot ang pera at kapirasong ginto. Sinabi pa ng lalaki kay Teobadong na kung sakaling kailangan niya ang tulong nito ay huwag mahihiyang lumapit sa kanya. Ngunit nakiusap ito na sana ay wala nang iba pang makaalam tungkol sa kanyang sikreto. At bago sila tuluyang maghiwalay, ay muli pa itong nagpasalamat sa kanya. Ang problema, dahil sa wala pa gaanong alam si Teobadong pagdating sa kalakaran ng ginto, kung kaya naipagbili lamang niya iyon sa murang alaga. Pero may naiuwi pa siyang pera matapos na makapamili na ng marami sa bayan. At gustuin man daw niyang lapitan yung lalaki sa tuwing kailangan niya ng tulong, ay hindi naman daw niya matandaan ang pagpunta doon. Na para bang naglaho na lahat sa isipan niya yung mga oras na binabaybay nila ang daan papunta sa bahay nito.
ay hindi mapaniwalain sa mga kwentong kababalagan tulad ng mga multo, aswang at iba't iba pang mga nilalang katulad ng mga duwende at kapre. Kaya naman ganito ang aking naging paniniwala ay dahil na rin sa kapitbahay namin noon na nagpapakilalang isang mahusay na manggagamot na kapag sumasapi na umano ang kanyang mga alaga at kaibigan ay nag-iiba ang kanyang boses. Nasa halip na mamangha ako ay nagiging katawa-tawa iyon para sa akin. Na kung ang pagbabasihan ay yung aking mga naobserbahan sa kanya ay masasabi kong isa itong huwad. Kapag sumasalib na kasi sa kanya ang duwende niyang alaga ay pinapalit lang nito ang kanyang boses. At kapag ang kaibigan naman niya umanong kapre ang sumasalib na sa kanya ay kanya lamang pinalalaki ang boses. At nakakatawa iyon. Na nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na may mga tao talagang gagawin ang lahat para kumita lang ng pera. Pero may mga naging karanasan ako na nagpabago ng aking paniniwala. Nasadyang ang may mga huwad pero meron din naman palang totoo. Naganap po ito noong mga 1985. Doon din sa aming probinsya. Ang edad ko siguro noon ay mga 10 taong gulang pa lamang. Ang pasok po namin noon sa paaralan ay isang buong araw. Kaya nagbabaon na kami ng aming mga pananghalian. Sa paaralan ay pinagagarden kami. Kaya may oras talaga para sa pagbubunot ng mga damo. Minsan ay naisipan namin ang dalawang kaklase ko na hindi pumasok sa paaralan. Na doon kami dumiretso sa bayabasan sa halip na sa school. At nang makapanguha na kami ng bayabas ay nagtuloy naman kami sa isang talon na malapit doon. Ang tawag sa amin noon ay busay. Hindi naman masyadong mataas yung falls na iyon pero malakas ang tubig at malinaw. Ngunit medyo malalim ito sa mismong binabagsakan ng tubig. Sa daan ay nanguha din kami ng mga buko. Sa edad kasi naming iyon ay magagaling na kaming umakyat talaga ng mga puno. At kahit walang itak ay pinipihit lang namin ang buko. Ang isa naming kaklase na kaibigan din namin ay mas matanda sa amin. 12 anyos na ito noong mga panahon na iyon. May nakuha din kami noong hinog na papaya. Nang mga ito naman ay nasa lupa ng isa rin naming kamag-anak. Mga pananim nila ito. Pero hindi ko na nagawa pang magpaalam dahil sa baka isumbong ako sa aking mga magulang na hindi pumasok. Kaya papunta pa lang kami doon sa busay ay talaga namang masayang-masaya kami dahil sa ang dami naming dalang pagkain para kaming magpipiknik. Nang masapit na namin ang busay, paglapag na paglapag ng aming mga dala ay lumusong na kami kaagad sa tubig. Kinubad lang namin ang aming mga pangitaas. Halos ayaw na naming umahong magkakaibigan noong mga oras na iyon. Ang sarap kasing lumangoy doon na hindi nga namin alintana yung lamig ng tubig. Ngunit nung magtatanghaling tapat na ay napagkasunduan na naming kumain. Nagyaya na sila at nakita kong umaho na nga ang mga ito. Susunod na rin sana ako nang biglang maramdaman ko na may humawak sa aking paa sa ilalim ng tubig. Nagulat talaga ako noon. Napasigaw ako ng malakas at humingi ng tulong sa dalawa kong kaibigan. At mas kinabahan palalo ako nang maramdaman kong hinihila na ako noon. Buti na lang
at mayroong ugat ng punong kahoy na naroon. Kaya, mabilis kong hinawakan iyon ng dalawang kamay. Nagsisigaw pa ako na patuloy humihingi ng tulong. At sinasabi kong may humihilasa pa ako sa ilalim. Talagang kumapit ako ng mabuti sa ugat ng puno. Maya-maya ay lumapit ang dalawang kaibigan at may hawak silang biyak na kawayan. Kanilang tinusok ang ilalim ng tubig. At ilang sandali lang ay naramdaman kong bumitiw na sa pagkakakapit sa aking paa kung anumang nilalang iyon. Kaya mabilis akong umahon. Hindi na ako lumangoy pa papunta doon sa pampang, kundi umakyat na lang kagad ako sa mga batong naroon at saka naglakad papunta doon sa kabilang panig. Sa takot ay hindi na kami doon pa kumain. Umalis na kami. At habang naglalakad sa daan ay pumili na lang kami ng magandang mapupwestuhan at masisilungan. Napansin nila ang pamumula ng aking binti. Nahalatang may kumapit nga talaga doon. Takang-taka kami noon kung anong nilalang ang may gawa noon sa akin. At nakakagulat na naramdaman ko talaga na parang kamay ang umawak sa binti ko. At hindi kami makapaniwala na kaya noon tumagal sa ilalim ng tubig. Na naisip na nga namin na baka doon talaga ito nakatira. Iyan ang tumatakbo sa aming mga isipan noong mga oras na iyon. Kaya hindi namin alam kung anong uri ng nilalang iyon na may kakayahang manirahan sa ilalim ng tubig, na mayroong kamay ng tulad sa tao. Simula noon ay hindi na namin inulit pa ang paliligo doon. Talagang pinakaiwas-iwasan na namin ang busay na iyon. Nang makauwi ako sa amin nung araw na iyon, ay agad kong ikinuwento sa mga kapatid ko ang tungkol doon sa aking naranasan sa busay. At pinaalalahanan ko silang wag na wag nang maliligo doon. Nang sumunod na araw nang pumasok ako sa paaralan, ay sinabi ko rin sa aming mga kamag-aral ang tungkol doon. Ngunit ang iba ay hindi naniwala. Kaya makaraan ang dalawang linggo ay may napabalita ang bata na nawala umano doon sa busay. Nalunod daw iyon, ngunit hindi na nakita pa ang kanyang katawan. Na nang subukang sisirin pa ng mga kaanak nito sa pag-asang kanilang makikita ang katawan noon, ay napakalalim daw pala ng busay na iyon. At parang mayroon pa umano itong lagusan. Simula noon ay naging madalas na ang mga ganong pangyayari sa nasabing busay. Na kahit pa nga kasi nalalaman na ng mga tao ang tungkol sa mga misteryosong pagkakawala ng mga bata doon, ay tila hindi pa rin sila natatakot. Kung kaya ilang beses pang nasundan yung mga trahedya doon, hanggang sa ipagbawal na mismo ng lokal na pamahalaan ang pagpunta at paliligo doon. At iyan yung unang karanasan ko na nagpabago sa dati kong paniniwala na mayroon din pala talagang mga di pangkaraniwang nilalang na nakikipamuhay na kasama natin. Ang sumunod kong naranasan ay noong nasa ika-anim na baitang na ako. Pauwi na kami noon mula sa paaralan nang makakita kami ng pinsan ko ng isang malaking burador. Yun kasi ang unang tingin namin doon. Akala namin ay burador lang iyon o tinatawag na saranggola sa Tagalog. Bagaman alam namin bihira naman ang nagpapalipad ng ganon sa amin. Pero mas lalo naman kasing hindi ka panipaniwala noong una na isa iyong nilalang na nakalilipad at ganoon siya kalaki.
Napatunayan lang naming hindi yun saranggola na magpatuloy itong lumipat sa isang direksyon palayo. Nahalatang wala iyong tali. At nakuha pa nga noong dumapo sa isang mataas na puno na nasa ituktok ng bundok. Kaya natakot kami ng pinsan ko at nagmamadali na kaming tumakbong pauwi. Kami kasing dalawa ang lagi magkasabay noon na umuwi dahil malapit lang sa amin ang bahay nila noong mga panahon na iyon. Isang gabi naman habang nagpapantok ako ay bigla na lang kaming may narinig ng aking mga kapatid ng isang malaking tinig. Hindi namin malaman noon kung huni ba iyon ng kung anong hayop. Pagkat noon lang namin narinig iyon, bago talaga sa aming pandinig ang huni na iyon. Kaya medyo nakaramdam kami ng takot noon. Pero nanatili lang kami noon na tahimik at nakiramdam. Maliban sa tunog noon ay wala naman na kaming narinig na ibaba. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako ng madaling araw. Habang nakahiga ay napamulat ako ng mata dahil sa parang biglang uminit ng napakainit. Kaya inalis ko ang kumot na nakatapon sa aking katawan. Pero laking gulat ko nang mapagawi ang aking paningin sa may dingding. Pagkat doon ay may nakita akong dalawang nagbabagang mga mata sa siwang. Nanang tila mapansin ako noon ay bigla iyong tumalikod at nakita kong lumadlad na bigla ang mga pakpak nito dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa buwan kung kaya naaninagan ko iyon. At nasundan na lamang iyon ng malakas na pagaspas ng mga pakpak nito nang tuluyan ng lumipad. Di ko maisiguro kung ano iyon pero kinilabutan talaga ako dahil sa napakalaki noon para sa isang ibon o kaya naman ay paniki. Naisip ko ng mga oras na iyon na baka iyon na yung sinasabi ng marami na aswang. Pero sa totoo lang ay wala naman akong nabalitaan na may kinain sa lugar namin ng aswang o kaya ay inatake. Pero may mga naririnig kami minsan, lalo na kapag naroon kami sa mga lamay na pinaniniwalaan nilang biktima daw ng aswang. Pero ang kanilang pamamaraan ay hindi naman kinakain ang kanilang biktima, kundi nagkakasakit sila na madalas ay biglaan ang pagkakasakit ng mga ito bago bigla din ang pagkakamatay. Maliban sa mga nakita ko at naranasan ay wala naman akong iba pang nalalaman na makakapagpatunay tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi pa naman ako nagkaroon ng pagkakataon kasi na makaharap ko talaga ang mga ito. Ngunit parang hindi ko rin naman pinapangarap na maranasan ko yung ganon dahil sa baka hindi ko rin kayaning. Pero ang lolo namin ay may ikinuwento noon sa aming magkakapatid na nagpapatunay tungkol sa mga aswang na kumakain talaga ng tao. Sa kanilang bayan daw noon ay may napadpad na mga mangangalakal na mula sa ibang bayan. At ang kanilang pangunahing paninda umano noon ay mga kumot at kulambo. Sabi ng lolo namin, ginabi na raw ang dalawang lalaki sa kanilang paglalako ng kanilang mga paninda. Inanyayahan daw ang mga ito na doon ang matulog at magpalipas ng gabi sa isang baryo. Noong una ay nag-atubili ang dalawang lalaking dayo na doon makitulog.
dahil sa nakakaya umano. At ang isa pa na inaalaala ng mga ito ay medyo hindi nila gusto ang kanilang nararamdaman sa lugar. Masama ang kanilang utok. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ng mga taga roon, ay napapayag din daw ng mga ito ang dalawang dayo sa uli. Nagkaroon pangaraw ng kaunting salo-salo, nagkainan at nag-inuman, na tila masayang-masaya ang buong baryo sa pagkakaroon nila ng mga panawin. Inasikaso daw nilang mabuti ang dalawang lalaki na ipinaramdam daw talaga nila ang kanilang mabuting pagtanggap sa mga ito. At nakakagimbal umano ang mga sumunod na nangyari. Natagpuan na lamang daw nilang wala ng mga buhay ang isang mag-anak na tinuluyan ng dalawa. Nagkalat ang mga dugo sa sahig ng bahay. Wakwak ang kanilang mga katawan at wala ng mga laman loob. At naglaho ang mga ito na parang bula. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan po ng tiyuhin kong si Riden. Ang kanyang karanasan ay nangyari sa probinsya noong siya ay binata pa. Bali lima pong magkakapatid sila Tio Riden at siya po ang panganay. Dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay noon, kung kaya siya ang laging naaasahan ng kanyang mga magulang. Bata pa lang ay nasanay na siya sa mga mabibigat na gawain. Kaya dahil doon ay hindi na niya napagtuunan ang kanyang pag-aaral. Maaga siyang nasabak sa trabaho. Kaya di na rin siya nahilig pang pumasok sa paaralan. Nawalan na siya ng gana. Di naman siya nagdamdam dahil nauunawaan naman niya. At ang totoo, may katamaran din talaga ito pagdating sa pag-aaral. Mas inuuna pa nga nito yung pangunguha ng bayabas kaysa ang pumasok nung bata pa. Kumbaga, kung sa mga taga Maynila ay mayroon silang mga malls na siyang pinupuntahan ng mga estudyanteng nagbubulakbol, sa kanila naman ay yung mga bayabasan o kaya naman yung mga ilog at talon. Kaya ipinaubaya na lang niya yung pag-aaral sa kanyang mga kapatid na sinisikap naman niya makatulong sa mga ito pagdating sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. At tinutulungan din niya maging ang kanyang mga magulang sa pagtataguyod ng kanilang mag-anak. Mabait na tao ang tiyuhin ko. Kahit na masasabi pang mababa lang talaga ang napag-aralan nito. Grade 2 lang ang naabot niya. Pero maliban sa lahat ng yan, ay di talaga niya inaasahan na kanyang mararanasan ang isang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay na naging dahilan para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Isang araw ay pumunta sa kanilang bahay yung kanyang pinsan na si Romualdo at niyaya siya na sumama sa kinabukasan dahil makikigapa sila. Anihan kasi ng palay noong mga panahon na iyon. At yung mga ganong pagkakataon ay hindi talaga pinapalampas ni Riden. Kung saan may nagpapatrabaho ay laging naroon ito. Kaya ipinagmamalaki ito ng kanyang mga magulang dahil sa talagang maaasahan ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, inihahanda pa lamang ni Riden ang kanyang mga dadalin ay narinig na niyang tumatawag na sa labas
ang pinsan niyang si Romualdo. Kaya paglabas niya ay biniro niya ito at sinabing siya ay naninibago sa kanyang pinsan. Naipinagtaka niya kung bakit tila ganadong ganado ito at sabik sa kanilang pupuntahan. Nanalaman din niya ang dahilan ng kanya itong tanungin. Na ang habol pala talaga nito ay ang makipagkilala sa mga dalaga na maaaring makigapas din doon. Dahil marami talaga ang magaganda sa lugar na iyon. Sa kabilang bayan yung kanilang pupuntahan. Kaya napagkasunduan nilang doon sa bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping sila makikituloy. Sa tuwing pagkatapos ng kanilang pakikigapas. Tagaroon din kasi ito at tatlo lamang sila sa bahay. Nang dumating sila ay marami na ang naroon at naghahanda ng magtrabaho. Tamang-tama lang naman ang dating nila. Pero ang mga mata ni Romualdo ay agad na naging malikot sa kakatingin sa mga dalagang naroon. Na nakita pa ni Reden ang mga ngiti nitong makahulugan. Nang matapos na ang kalahating araw ng kanilang paggawa at magpahinga na sila upang manangalian, ay sinamantala na iyon ni Romualdo upang makipagkilala sa mga kaidara nilang naroon. Napapailing na lang si Reden sa lakas ng loob ng kanyang pinsan na sinasadya pang ipakita ang magandang hubog ng katawan nito sa tuwing magsasalita. Kahit pa nga hindi naman nararapat, kaya napapayuko na lang si Reden na natatawa. Pero bigla na lang naagaw yung kanyang atensyon nang makita niya ang isang babae na di sinasadyang napatingin din ito sa kanya. Na nang magtama ang kanilang paningin ay napasulyap ito sa magkabila niyang gilid upang tingnan kung may iba pa bang naroon sa magsing gilid niya na iyon ang maaaring tinititigan ni Reden. Pero nakumpirma niyang siya nga ang tinititigan nito. Na nang tila may masmasan si Reden ay agad na niyang binawi ang kanyang pagkakatitig sa dalaga at napayuko dahil sa naramdamang hiya. At itinuon na niya ang kanyang pansin sa pagkain ng kanyang panangalian. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanya si Romualdo at buong pagmamalaki nitong sinabi na nakilala na raw niya yung dalawa sa mga dalaga. Yung isa daw ay si Amelia at yung isa naman ay si Anita. Pero sinabihan ito ni Reden na kumain na lang muna ng tanghalian. Nang sa ganon ay may panahon pa silang makapagpahinga at makaitlip. Nang nakahiga na silang nagpapahinga ay tinanong si Reden ng kanyang pinsan kung wala ba raw itong balak na makipagkilala. Sinabi ni Reden na nahihiya siya at di daw siya katulad ng kanyang pinsan na malakas ang loob pagdating sa mga ganong bagay. Pero di niya napigilang sabihin sa kanyang pinsan ang tungkol doon sa babae na kanyang napansin. Na nang malaman iyon ni Romualdo ay sinabi niyang ituro daw ito ni Reden sa kanya at siya na ang aalam ng pangalan nito. Hindi pa umiinit ang kanilang likod sa pagkakahiga ay napansin nilang nagsisibalikan na ang mga tao doon sa palayan na nagkatinginan sila magpinsan at sinisini Reden si Romualdo na sinabing puro babae kasi ang iniisip nito. Kung kaya di na nila
nagawa pang umidlip. At bumalik na sila sa trabaho. Nang matapos na yung maghapon nilang paggawa, ay nagmamadaling lumapit si Romualdo kay Riden. At buong galak na sinabi nito na kanya na raw nakilala yung sinasabi ni Riden na dalaga. Sinabi pa nito na magkakapatid pala yung dalawa na una niya nakilala at yung itinuro ni Riden sa kanya. Thelma daw yung pangalan ng babae na sinasabi ni Riden. At biniro ito ni Romualdo na sinabing umiibig na raw siya. At nagkatawanan silang magpinsan. Nang papaalis na sila, ay nakita nilang magpinsan na maraming dala yung magkakapatid. Kaya kinalabit ni Romualdo si Riden at sinenyasang sumunod sa kanya. Nawala naman ang nagawa pa kundi ang sumunod ito sa kanyang pinsan. Nang makalapit sila sa magkakapatid, ay agad na sinabi ni Romualdo sa mga ito na kanila na raw silang tutulungan sa mga dala. Natumanggi naman ang tatlo at sinabing nakakahiya. Pero nagpresinta pa rin ang pinsan ni Riden at sinabing wala silang dapat na alalahanin, na binuhat na nito ang iba sa kanilang mga dala. Kaya wala nang nagawa pa ang mga dalaga, pati si Riden ay napasunod na lang sa kanyang pinsan. Nang malayo-layo na ang kanilang nalalakad, ay parang gusto nang magsisi ni Riden dahil sa bigat ng kanilang pasan. Pero wala na siyang magawa pa kundi ang panindigan iyon. Nanatawa si Riden sa itsura ng kanyang pinsan. Matapos makapagpahingang kaunti, ay kanila na uling ipinagpatuloy ang paglakad. Napasan ang dala ng mga dalaga. Nang sa wakas ay sapitin na rin nila ang bahay ng mga ito. Tipikal na bahay iyon sa probinsya na nakaangat sa lupa. Pero medyo may kalakihan iyon. Kanilang inilapag ang mga dala na naisip ni Riden na mautak din talaga ang kanyang pinsan, na kahit pa mahirapan, basta magawa lang nito ang kanyang binabalak. Pinatuloy sila na magkakapatid sa kanilang bahay. Masayang masaya naman ang magpinsan, lalong lalo na si Romualdo, pagkat magaganda talaga ang magkakapatid. Makaraan ang ilang sandali ay inabutan sila ni Thelma ng tubig. Ito pala ang pinakapanganay sa kanilang tatlo at ito rin ang pinakamaganda sa kanila. Matapos na makapagpahinga ay nagsabi si Riden na uuwi na sila. Pero agad namang binawi iyon ni Romualdo at sinabi nagbibiro lamang daw ito. Na narinig nilang nagsalita si Amelia at sinabing doon na raw sila maghapunan, na mabilis namang sinang-ayunan ni Anita. Na nang mapatingin si Riden sa kanyang pinsan, ay halos umabot sa magkabilang tenga ang pagkakangiti nito. Naaliw si Riden sa ayos ng kanilang bahay. May hagdan pa ito na mga 3 baitang lamang ang taas, papunta sa kanilang kainan at kusina. Naroon na rin malapit ang kanilang dapog ulutuan. Napuna din ni Riden na sila lamang 3 ang nakikita nilang naroon. Kaya nagtanong siya kung nasaan ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Anita na wala na silang mga magulang. Tanging silang 3 na lamang na magkakapatid ang namumuhay na magkasama. Na nakita muli ni Riden ang malawak ng ngiti sa mga labi ng kanyang pinsang si Romualdo. Naisip niyang marahil ay kung ano-ano na ang pumapasok
sa malikot na isipan nito. Nang mapadako ang kanilang pansin doon sa may bintana, ay nakita nilang gabi na. Pero medyo maliwanag naman ang buwan. Sinabi ni Reden sa kanyang pinsan na kung maaari ay umuwi na sila at huwag nang hintayin yung hapunan, sapagkat malayo pa yung bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping kung saan sila makikitulog. Pero sinabi ni Romualdo sa kanya na maya-maya na raw at kanila nang samantalain umano ang pagkakataon. Minsan lamang daw iyon mangyari. Sumagot uli si Riten at sinabi sa kanyang pinsan na maaari naman silang bumalik sa kinabukasan. Ngunit hindi ito maubusan ng katwiran at dahilan. Kaya wala nang nagawa pa si Riten kundi ang maghintay kung kailan maisipan ng kanyang pinsan na umuwi. Humingi ng paumanhin ang magkapatid at sinabing kanila na munang iiwan silang sandali, pagkatutulungan na nila yung Ate Telma nila sa kusina nang upang sa ganon ay mapadali yung paghahanda ng kanilang hapunan. Nahalos kiligin naman si Romualdo sa kanyang kinaupuan. Nasumagot ito bigla at sinabing, "Sige, napakaway-kaway pa," at umaangat-angat ang magkabilang balikat. Sabi ni Romualdo kay Riden ay ang swerte daw nila. Pagkat nakarating sila sa bahay ng tatlong magagandang dalaga at makakasabay pa umano nila ang mga ito sa hapunan. Pero hindi naman pansin ni Riden ang mga sinasabi ng kanyang pinsan. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay at nasabing masyado umanong malaki yung bahay nila para sa tatlong katao, na may nakita pa siyang apok at dahon na ginagamit ng matatanda sa pagnganganga. At pinuno din nito na dahil sa laki ay apat pa ang kanilang bintana, samantalang doon daw sa kanila halos pare-pareho lang ang sukat ng mga bahay, na may tag-iisang bintana lamang daw sa magsinggilid. Maya-maya ay nabaling ang atensyon ni Riden sa may labas ng bintana nang mayroon siyang maramdaman. Kaya agad siyang napalingon doon. Nabiglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. At sunod na napahiyaw na rin ang pinsan niyang si Romualdo nang makita nila ang isang lalaki na may lampas balikat na buhok na namumutla ang mukha at nangingitim yung palibot nang namumula nitong mga mata, at nakanganga na iyon na handa ng manakmal. Kung kaya nakita nila yung mahaba at matutulis nitong mga ngipin, na sigurado silang nakalutang iyon, pagkat mataas ang bintana dahil nga sa nakaangat ang bahay nila sa lupa. At di nagtagal ay nakita na rin nila ang isang babae na nakabuhaghag at nagtatayuan ang malago at mahaba nitong buhok. Nakatulad nung lalaki ay namumutla din ang mukha, ngunit nangingitim ang palibot ng kanyang mga mapupulang mata na nakalutang din at handa na rin mangagat. Kaya napatakbo sila papunta doon sa kusina kung nasaan yung magkakapatid. Ngunit nagimbal sila nang muntik na nilang mabangga si Telma nang kanilang makasalubong ang tatlo na naglalaway at mayroon ding mahaba at matutulis na mga ngipin. Nakakatakot ang kanilang mga pangil. Naramdaman ni Riden na may pumupulupot
sa kanyang braso. Na nang kanyang tingnan iyon ay nakita niyang mga buhok. Agad niyang iwinasiwas ang kamay upang maiwasan ang tuluyang pagkakapulupot noon sa kanya. Mabilis silang bumalik at wala nang isip-isip na tumalon sila sa kabilang bintana. At nagsisigaw sila sa sobrang takot habang tumatakbo ng mabilis. Hindi na nila nagawang tuntunin pa ang daan dahil sa sobrang kaba at pagmamadali na kahit masukal pa ay wala silang pakialam. At parang napakadali lang iyon sa magpinsan na malampasan. Hanggang sa may nakasalubong silang mga nanunulo. Ito yung mga nangangaso sa gabi. Na tila nabunutan sila ng tinik sa mga lalamunan at nakahinga na ng maluwag nang kanilang makita sila. Agad silang humingi ng tulong at sinabi nilang mayroong aswang. Kaya naging alerto naman ang mga ito at mabilis na inilabas yung kanilang mga itak at tinanong sila kung nasaan. Nang kanilang ituro ang kanilang pinanggalingan ay doon pa lang nila napansin na ang layo na pala ng kanilang tinakbo. Kaya sinabihan na lang sila ng mga lalaki na umuwi na at mag-ingat na lang, na tinuro sa kanila ang tamang daan papunta doon sa kanilang tiyahin nang sila ay magtanong. Na nang malapit na sila sa bahay ng kanilang pupuntahan, habang nasa daan ay napabulala si Romualdo na ang buong akala daw niya ay makakakain sila ng masarap na hapunan. Yun pala ay sila ang gagawing hapunan ng mag-anak na aswang. Noong mga panahon na nagbibinata na ang panganay na anak ni Mateo na si Julito, ay may naranasan silang isang nakakatakot na pangyayari. May pagkapilyo kasi talaga ito. Para sa mga nakapakinig nung ating kwento tungkol sa alamat ni Mateo ng Lanao na itinampok dito sa ating programa, ay inyong matatandaan na siya rin yung gumaya sa panagoy nung kaibigan ni Mateo, dahilan para magdamdam ito. Ang kinatitirikan ng bahay nila Mateo noon ay nasa bukid pa at may 4 na kilometro ang layo mula sa pangunahing kalsada, at kinakailangan pang tumawid ng ilog bago ka makarating sa kanila. Nagsusolo lamang ang kanilang bahay noong mga panahon na iyon doon, at lubang mapanganib dahil sa uso pa noon yung tinatawag na mga barakuda. Ito ay ang mga kapatid nating Muslim na armado, at maigting pa noon ang alitan sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga kapatid nating Muslim sa lugar. Napakaganda ng tanawin noon doon dahil sa nakaharap ang kanilang bahay sa isang malaking talon na halos kasing taas ng Maria Cristina Falls. Hindi nga lang kasing lakas at dami ang tubig na ibinubuhos noon. Napakaraming puno at marami ring mga hayop na doon ay naninirahan, tulad na lamang ng mga unggoy na masaya naglalambitin sa mga puno at naglalaro. Noong mga panahon na iyon, ang pangunahing produkto ng lupa na kanilang sinasaka ay mga niyog. Minsan, naiwan silang magkapatid sa bahay dahil abala ang kanilang mga magulang sa napakaraming gawain upang maitaguyod ang kanilang pamumuhay na mag-anak. Nagagawa naman ni Julito ang kanyang mga gawain bilang panganay
sa araw-araw nilang pamumuhay. Yun nga lang ay hindi nito maiwasan ang pagiging maloko. Nang magsimula ng kumalat ang dilim dahil sa paggabi na, habang abala silang magkapatid na naghahanda ng hapunan, ay narinig ni Julito na dumaan at humuni ang wakwak. Nagiging madalas na ang pagdaan noon doon sa kanila. Kung kaya, nagkaroon pa nga sila ng isipan na marahil ay daanan talaga ang kanilang lugar ng mga aswang. At nang marinig nga ni Julito ang paghuni na iyon ng wakwak nung gabing iyon, ay umusal ito ng isang orasyon na kanyang natutunan sa amang si Mateo. Yun nga lamang, dahil sa kapilyuhan nito, ay inusal niya iyon ng pabaliktad. Kaya, sa halip na lumayo at umiwas ang aswang, ay lumapit ito at galit na sila ay sinugod. Napasigaw ang kanyang nakababatang kapatid nang biglang kumalabog ang kanilang pintuan. Sa pagkabigla nito ay napatakbo kay Julito. Halos wasakin ng aswang ang kanilang pintuan sa sobrang galit. Nagsisigaw silang magkapatid sa tindi ng takot na humihingi sila ng tulong. Maging ang dingding ng kanilang bahay ay pinagkakalmot nito at nagpipilit na makapasok. Sa mga siwang ng kanilang bahay ay nakikita nila ang mga mata nito na tila nagbabaga at tumatagos na lumulusot sa mga butas at siwang ng kanilang dingding ang mga mahaba at matutulis nitong mga kuko. At naririnig din nila ang malakas na pag-atungal nito na galit, kung kaya wala silang nagawang magkapatid kundi ang magpaikot-ikot sa loob ng bahay. Napilit nilang iniiwasan ang aswang na hindi rin naman sila nilulubayan nito. Buti na lamang at hindi nagtagal iyon. Bago pa tuluyang makapasok ang aswang, ay siya na rin pagdating ng kanilang mga magulang. Nang makita ng kanilang ama na si Mateo ang nangyayaring kaguluhan at narinig ang kanilang mga pagsigaw at paghingi ng tulong, ay agad na itong sumaklolo sa mga anak na nagtatakbo papalapit sa kanilang bahay. Habang tumatakbo ay hinugot na nito ang kanyang itak, at nang makita ang aswang ay mabilis na niya iyong sinugod. Ngunit nang mapansin siya ay agad na ring tumakas palayo. Nagtataka namang nagtanong si Mateo sa kanyang mga anak kung bakit nangyari iyon. Sumagot ang bunso nilang anak at sinabing si Manoy daw kasi niya ay umusal ng orasyon ng pabaliktad, kung kaya nagalit ang aswang at sinugod sila. Pinagalitan ni Mateo ang panganay na anak at binili nang wag na wag nang uulitin iyon. Humingi naman si Julito nang paumanhin sa kanyang ama at sinabing gusto lamang niyang malaman kung totoo ngang magagalit ang aswang kapag inusal niya ang orasyon na iyon ng pabaliktad. Nangako ito kay Mateo na hindi na niya muli gagawin iyon. Minsan naman ng mga pasado alas 7 na, galing sa Kapatagan noon si Julito at pauwi na ng kanilang bahay. Nang makakita siya ng baga sa unahan ng daan, doon ito mismo malapit sa puno ng nyog kung saan may pinatay na isang manananggot.
Sa pag-aakalang tao lamang iyon na naninigarilyo, ay agad niya itong nilapitan para makisindi ng kanyang tabako. Nang makalapit siya dito, ay bigla na lamang siyang nagulat at napabulalas ng peste San Telmo. At nakita niya pa iyon na panandali ang naghugis tao dahil sa takot na kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya, ay kumari pa siya ng takbo habang sumisigaw ng tabang. Wala namang makarinig sa kanya dahil sa nasa kalagitnaan pa siya ng bundok noon at malayo pa ang sa kanila. Mabilis siyang tumawid ng ilog. Nang nasa kabilang pampang na siya, ay natanaw niya ang San Telmo na tila nakatingin sa kanya. At lumiit ang apoy noon hanggang sa tuluyan ng mawala. At doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag at nagpatuloy na sa kanyang paglakad pauwi sa kanila. Noong si Mateo naman ay umidad na ng 40, nakapagpundar na siya ng maliit na bangka. Dahil bukod sa pagsasaka, ay marunong din siyang mangisda, sapagkat napakalaking tulong noon para sa kanilang mag-anak. Doon sa baybay ay mayroong mag-asawa na pinaniniwalaan ng marami na aswang kalat sa lugar ang tungkol sa mag-asawang iyon. Gayunman ay hindi pa iyon napapatunayan ni Mateo mismo sa kanyang sarili. Pinangingilagan ito ng mga tao doon sa baybay, pero si Mateo ay hindi naman nagpapakita ng takot sa mga ito. Mahirap lamang ang kalagayan ng mag-asawa at wala silang anak. Lagi niyang nakikita ang mga ito na magkasama doon sa dalampasigan sa tuwing siya ay mangisda. Tuwing dadaong na siya ay naroon ang mag-asawa sa tabing dagat at nakikita niyang nagtitinda ang mga ito ng kakanin na wala namang halos bumibili sa kanila dahil nga sa pinaniniwalaan ng mga tao na sila ay aswang. Maliban na lang yung mga taong hindi nakakakilala sa mag-asawa. Minsan ay nakikita rin ito ni Mateo na tumutulong humila ng mga bangkang dumarating upang makaamot man lang ng kaunting isda. Nang sa ganon ay mayroon silang maiulam. Minsan ay nabibigyan naman ang mga ito, pero mas madalas na walang pumapansin sa kanila. Kapag tinutulungan si Mateo ng mga ito sa pagbubuhat ng kanyang bangka kapag dumarating siya, ay tinatanggihan na niya sila dahil sa naawa siya sa mag-asawa pagkat may katandaan na rin. Madalas ay nagdadaylan siya na huwag na siyang tulungan dahil sa maliit lang naman ang kanyang bangka at kayang-kaya na niya. At kahit pa matunog ang balita na aswang ang mga ito, ay kanya silang hinaharap kapag siya ay kinakausap at pinapakitaan niya sila ng kabutiang loob. Marami o kaunti ang huli ni Mateo ay kanya silang binibigyan ng isda. At panay naman ang pagpapasalamat ng mga ito kay Mateo na may kasama pang pagpupuri na napakabait daw niya. Kung minsan ay sinasabi pa ng mga ito na hiyang-hiya na umano sila kay Mateo dahil sa kahit hindi sila mangingi ay kanya pa rin silang binibigyan ng isda. Kahit kaunti pa ang kanyang huli ay kusang loob niyang binibigyan ang mag-asawa. Isang beses dahil sa kabutihan ni Mateo ay nagsabi ang mag-asawa sa kanya na makakaganti din daw sila sa lahat ng kabutihan nito. Na sinabi naman ni Mateo walang anuman iyon,
at hindi siya naghihintay ng anumang kapalit. Sa una ng bahay ng mag-asawa ay naroon naman ang bahay ng barbero kung saan nagpapagupit si Mateo. Kung kaya, sa tuwing siya ay magpapagupit, ay nadadaanan niya ang bahay ng mag-asawa. At sa tuwing napapadaan siya doon, ay inaalok siya nito ng tuba. Pero, kanyang tinatanggihan iyon at sinasabi na nakainom na kasi siya ng bahal na tuba doon sa kanyang kumpare. Makaraan ang halos isang buwan nang mapadaan uli doon sa kanila si Mateo, ay inalok siya nitong muli at ang inihanda naman ay bahal na tuba. Nang malaman ni Mateo na iyon ay bahal na tuba, nagdahilan siya at sinabing nakainom na siya ng bagong tuba doon sa kanyang kumpare at baka sumakit umano ang kanyang sikmura pag maghalo ang magkaibang ininom niya. Sa ikatlong pagkakataon nang mapadaan muli doon si Mateo upang magpagupit, ay muli siyang inalok ng mga ito na uminom ng tuba. Sa pagkakataong iyon ay dalawang klase na ang inihanda nito. Mayroon siyang bahal at mayroon ding bagong tuba. Dahil doon ay medyo napangiti si Mateo ng ilaw sa mga ito. At nagdadalawang isip talaga siya kung kanya bang pagbibigyan ang mag-asawa o hindi. Nang mapansin nila na tila nag-iisip si Mateo, ay nagtanong ang lalaki at sinabing kung katulad din ba raw siya ng mga tao sa kanilang lugar nang paniniwala ay aswang sila. At may tono pa ng pagtatampo sa boses nito. Kung kaya, agad na sumagot si Teo at sinabing, "Hindi noy oy." At upang hindi siya mahalata ng mga ito, ay mabilis niyang sinabi sa matanda na, "Akin na yung isang baso at iinumin ko." Pero naisip ni Mateo na mukhang mapapasubo talaga siya nung mga oras na iyon. Medyo nakaramdam siya ng kaunting kaba. Pero may pamamaraan siya kung paano hahawakan ang baso. At may nalalaman na siya nung mga panahon na iyon. Bago niya inumin iyon, ay gagamitan niya talaga ng kanyang karunungan. Ang kanya lamang iniisip ay kung paano siya magdadahilan sa mga ito kapag kanya nang inorasyonan ang pinapainom sa kanya. At nang iabot na nga sa kanya ang baso, ay kanyang maingat na hinawakan niyon. Bagya siyang pumihit at tumalikod sa mag-asawa at saka umusal. Nang mapansin ng dalawang matanda na hindi agad ininom ni Mateo iyon, ay nagtanong ito sa kanya kung gusto ba raw niyang palitan nila iyon ng bagong tuba. At tila ba sabik na talaga ang mga ito na inumin na iyon ni Teo. Sumagot naman si Teo at sinabing, "Dili noy, ganito lang talaga kami. Bago uminom o kumain ay nananalangin." "Ah, ganun ba?" sagot naman ng matanda. At mabilis nang nilagok ni Teo iyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Mateo sa mag-asawa at tumalikod na. Mga nakakalimang hakbang pa lang si Teo ay biglang kumulo na ng grabe ang kanyang tiyan at sumakit na iyon. Doon sa may puno ng nyog na nasa malapit ay sumandal siya patalikod sa bahay ng mag-asawa at kanyang dinukot ang kanyang lalamunan para maisuka ang tuba. Matindi ang kanyang naging pagsusuka. Sa una pa lang ay bumulwak na kaagad at ang haba na halos hindi iyon maputol-putol na para bang hindi na matatapos iyon at hindi talaga pangkaraniwan.
hanggang sa kalaunan ay maisuka na niya ang mga maliliit na laman na kulay itim. At doon pa lamang nahinto ang kanyang pagsusuka. Sabay nilingon ni Mateo ang bahay na mag-asawa, na nakita pa niyang nakadungaw ang mag-asawa sa may bintana at pinagmamasdan pala ang kanyang pagsusuka. Tinapunan ni Mateo ang mag-asawa ng masamang tingin at napayuko ang mga ito sa kanilang pagkapahiya. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na nakita pa ni Mateo na pumupunta ng tabing dagat ang mag-asawa. Iyang-iya sila kay Mateo nang buong akala nila ay ordinaryong tao lamang na walang nalalaman, na wala silang kamuang-muang na noong mga panahon na iyon ay marami nang nalalaman si Mateong mga orasyon at pangontra patungkol sa mga aswang. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lando. Itong ibabahagi kong karanasan ay ilang taon pa lamang ang nakakaraan. Laking Maynila po ako at hindi mapaniwalain sa mga engkanto at aswang na kwento. Mas kinakatakutan ko pa nga nung bata ako ang tungkol sa mga multo. Pero hindi ko akalaing mababago ang lahat ng pananaw kong ito. Nangyari ito nang minsang mayaya ako ng isang kaibigan sa pestahan. Balik kamag-anak niya yung pupunta namin. May kalayuan din ang biyahe pero nananatiling nasa bahagi pa naman kami ng Luzon, na ang pinunta namin ay sa katimugang parte. Nang malapit na kami sa aming destinasyon ay ibinungkahi ng kaibigan kong si Rico na mamili raw muna kami ng mga maaari naming maipampasalubong sa kanyang mga kamag-anak. Nagustuhan ko naman yung naisip niyang iyon, kaya hindi na kami dumiretso sa mismong kanto kung saan kami dapat na bumaba papunta sa bahay na aming sadya. Bumaba kami nang makakita ng mga paninda. Isang maliit lang pala iyon na palengke o yung tinatawag na talipapa. Pero ayos na rin kasi bagaman maliit iyon ay marami namang mga paninda doon na pwedeng-pwede naming ipasalubong sa mga kaanak ni Rico. Maraming mga nakadisplay na mga prutas at kanin. Meron pa nga nung paborito kong panutsa at kasoy. Kaya nawili din kami ni Rico. Pero habang namimili ay may napansin ako. Parang karamihan ng naroon sa talipapang iyon ay nakatuon sa amin ang mga paningin. Ewan ko pero parang kinutuban talaga ako ng hindi maganda. At nag-iba na bigla ang aking pakiramdam. Kaya pasimple kong iginala ang aking paningin sa mga taong nakapaligid sa amin. At totoo nga, nakamasid sila sa amin ni Rico. Alam niyo po, sa totoo lang, biglang lumakas ang pagkalabog ng dibdib ko nung puntong iyon. Kasi may kakaiba sa kanilang mga aura at may kung anong kilabot natin yung paraan ng kanilang mga pagkakatitig sa amin, na kung akin iyong ilalarawan, kung nakamamatay lang ang pagtingin ay siguradong namatay na kami dahil sa paraan ng pagtitig nilang iyon sa amin. At bakit parang nag-iba na bigla maging yung aming kapaligiran, na parang biglang kumulimlim sa isang iglap yung maaliwalas na panahon kani-kanina lang
ay bigla na lamang napalitan ng isang masamang panahon na nagbabadya at tila babagsak ang isang malakas na ulan. At di nga nagtagal ay unti-unti nang pumatak ang ulan at mabilis na naglaho ang ibang namimili doon. At pakiramdam ko ay kami na lamang ni Rico ang naiwang naroon at yung mga nagtitindang napako na yata ang kanilang mga mata sa amin dahil hindi pa rin nila inaalis yung kanilang pagtingin. Nung mismong sandali na iyon ay napabulong na ako kay Rico at sinabing hindi ko na talaga gusto yung nararamdaman ko. Napatingin siya sa akin at bakas ko sa kanyang mukha na nauunawaan niya ang sinabi ko. Na nabasa ko sa kanyang mga mata na ganun din pala ang nararamdaman niya kanina pa. Pero patuloy lang siyang nakikiramdam. Maya-maya pa ay napansin ko ang isang lalaki na may kataasan at matipuno ang pangangatawan sa kabilang panig ng talibaba. Napasimpleng dinampot yung malapad na itak na ginagamit pang taga sa mga mabutong parte ng karne. Kitang-kita ko iyon kung paano niya dinampot at pasimpleng itinago sa kanyang likuran. At nang ibaling ko pa yung aking pansin doon sa isang bahagi ay may isa pang lalaki na ganun din ang ginawa. May dinampot din itong patalim. At para bang nagkakaunawaan silang lahat na halos magkakasabay na kumilos at papalapit sila sa amin. Hindi ko talaga alam kung ano yung eksaktong naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Pero isa ang sigurado, sir. Sobrang sindak talaga. Binalot po talaga ako ng matinding takot. Pero ang una pong pumasok talaga sa isip ko ay may mga sipyak sila sa pag-iisip dahil na rin sa kanilang ikinikilos. Na naisip ko pa ngang mga lasing sila sa alak o kaya naman ay lasing sa ipinagbabawal na gamot na baka mga bangag sila. Dahil doon ay hindi na kami nag-isip pa ni Rico. Kahit medyo malakas na ang pagbuhos ng ulan noon ay hindi na namin pinansin pa iyon. Mabilis na kaming tumakbo papalayo sa kanila. Nagtalsikan ang mga putik at halos punuin noon ang aming mga sapatos at daylayan ng pantalon. Sa pagmamadali pa nga namin at pagkataranta ay hindi na namin namalayan pa na nalaglag na pala yung aming mga pinamili. Kung ano-anong masasamang bagay na ang nagsasalimbayan sa isipan ko noong mga oras na iyon. Nakakapanindig balahibo ang mga larawang nagsasalit-salitan sa isip ko na parang iisa lang ang sinasabi ng mga iyon na kanila kaming kakatayin. May halos 300 metro din ang layo noon sa kanto kung saan kami dapat na bumaba. Habol-habol namin ang aming mga hininga nang marating ang kanto. Mula doon ay may nilakad pa kami papasok sa kaanak ni Rico. Probinsyang probinsya ang lugar nila. Maraming mga halaman at puno. Karamihan pa ng mga daan ay hindi simentado. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay nakaramdam na ako ng matinding ginaw. Basang-basa na kasi kami kapwa ni Rico. Pwede na ngang pigain yung aming mga kasuotan. Hindi na kasi kami sumilong pa. Tutal ay basa na rin kami kung kaya
ipinagpatuloy na namin at hindi na tumigil pa. Nangangamba din kasi kami na baka kanila kaming abutan. Nang sa wakas ay masapit na namin yung bahay na aming pupuntahan. Nagulat pa nga sila nang makita kaming basang-basa. Bakit naman daw namin sinugod yung ulan at hindi na muna nagpatila? Sinabi naman ni Rico na excited na kasi siya na makita sila. At gusto daw niyang sila ay surprisahin pagpapalusot pa nito. Ang buong akala ko nga ay sasabihin ni Rico yun ang nangyari sa amin, pero kabaliktaran ng inaasahan ko. Iniabot ni Rico yung pasalubong na aming binili para sa kanila. Humingi kami ng paumanhin dahil sa isang balot na lang ng panutsa ang natira sa butas na lalagyang plastic. Sinabi ni Rico na hindi niya na malayang na butas na pala yung lalagyan. Binigyan nila kami ng tuwalya at mga gamit sa paliligo. Maligo na lang raw kami ng tuluyan nang upang hindi kami magkasakit. At kanila kaming pinahiram ng mga damit. Ramdam ko yung saya sa mga pinsan ni Rico. Gayon din sa mga chahe na chewy niya. Naisip kong malapit talaga siguro siya sa mga ito. Pagkatapos naming maligo at makapagbihis, ay naabutan namin silang masayang nagkukwentuhan habang nag-iinuman. May pangilan-ngilan na lang na kumakain. Narinig ko pa ang malakas na tinig ng chewy ni Rico na sinabing nasira na naman umano yung mga plano at programa para sa piyesta. Taon-taon na lang raw ay inuulang talaga ang araw ng kapistahan sa kanila. Kumain na rin muna kami ni Rico. Kahit paano ay nakalimutan kong saglit yung nangyari sa amin dahil sa masasarap na pagkain na kahain sa aming harapan. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga lang kaming sandali at sumali na rin kami sa kanila. Walang tigil ang kwentuhan, kung ano-ano lang at kung saan-saan napupunta. Nang medyo marami-rami na ang aming nainom, ay di ko napigilan ang sariling mabanggit ang tungkol sa nangyari sa amin ni Rico. Nadaanan kasi ng usapan ang tungkol sa mga karanasang nakapagdulot ng matinding takot. Kaya di sinasadyang nabanggit ko iyon para ibahagi sa kanila. Sabi ko pa, iyon na siguro ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko na aking naranasan. Patuloy ako sa pagsawsaw ng pulutan habang binabanggit ko ang tungkol doon. Nang mapansin kong parang wala na yatang umiimik, kaya nag-angat ako ng aking ulo. At nakita kong seryoso silang lahat na nakatingin sa akin. Iba-iba ang nabasa ko sa kanilang mga mukha. Yung isang pinsan ni Rico ay parang gusto niyang kumpirmahin mula sa akin kung totoo bang talaga ang sinabi ko. Yung chewy naman niya ay parang sinasabing bakit ngayon ko lang binanggit ang tungkol doon. Bagaman iba-iba ang pakahulugan ko sa kanilang mga itsura, ay iisa ang akin natitiyak. Pare-pareho silang nag-alala. Narinig kong biglang nagsalita noon ang chay ni Rico at tinanong siya kung totoo bang lahat ng sinabi ko. Sumagot naman si Rico at sinabing oo. Muli siyang tinanong nito kung bakit hindi kaagad namin sinabi sa kanila. Maikli ang naging tugon ni Rico. Sinabi niyang ayaw niyang lumaki pa ang lahat pagkat ayaw niya na magkagulo. Biglang tumayo ang chewy ni Rico at mga pinsan niya. Ang kaninang masayang kwentuhan
ay napalitan ng iba yung katahimikan. Maging yung ngiti sa kanilang mga labi sa isang iglap ay biglang napawi. Biglang naging abala ang lahat. Para iyong sa mga pelikula na kung saan ay naghahanda dahil susugod o di kaya ay paparating na ang kalaban. Ganon yung nasaksihan ko noong mga sandaling iyon. Kanya-kanya silang kuha ng mga kargada at sandata. Medyo na konsensya naman ako dahil pag nagkataon at may napahamak ay masasabi kong kasalanan ko talaga. Dapat kasi ay hindi ko na lang binanggit pa ang tungkol doon. At makaraan lang ang ilang saglit ay isa-isa na silang nagsilabas ng bahay. Pinagmasdan ko ang tiyahe ni Rico. Wala man lang akong nabakas na takot o kaya ay pag-aalala. Kahit sa mga pinsang babae ni Rico, sa amin kasi, lalo na ang nanay ko. Pag mga ganong sitwasyon ay siguradong nagwawala na ito, na nag-hysterical na. Pero yung mga kaanak ni Rico ay kalmado lang, na para bang karaniwan na lang sa kanila iyon. Tama, yun yung napansin ko noon. Parang normal na lang sa kanila yung mga ganong pangyayari. Tila ba mga sanay na sila. Gusto sana naming sumama noon ni Rico, pero pinigilan nila kami at sinabing hintay na lang namin sila sa bahay. Habang inihintay namin sila ay panay naman ang panalangin kong sana ay walang mangyaring masama sa kanila. Nang makaramdam kami ng matinding pagkainip ni Rico, kasama ang mga pinsan niyang babae, ay ipinagpatuloy namin yung inuman habang hinihintay namin sila. Lumipas ang ilang mga oras hanggang sa marinig na naming muli ang kanilang mga tinig. Napatayo kaming lahat at agad na sinalubong sila. Napabulalas pa nga ako noon ng salamat nang makita kong maayos naman silang lahat. Naupo kami at bumalik sa harap ng mesa. Nalaman naming inamin naman umano sa kanila ng mga taong iyon ang kanilang naging pagkakamali na pinagtangkaan nila kami. O mas tamang sabihing inamin ng mga aswang na nagtangka sa amin. Personal pala itong kakilala ng tiyuhin ni Rico, na yung lalaking may kataasan na unang dumampot ng itak at kumilos ay kumpari pa niya. Ang idinahilan umano ng mga ito ay mga bago mukha raw kami sa kanilang lugar, kung kaya kanila sana kaming kukomprontahin. Pagkukwento naman ng tiyuhin ni Rico, sinabi niya sa kanyang kumpare na sana ay tinanong na lang umano muna kami bago humawak ng itak. Pagpapatuloy pa nito, nung huli ang sabi naman nila, kami raw ay kanila lamang napagkamalan. Kaya alam na umano ng tiyuhin ni Rico na gumagawa na lang ang mga ito ng kung ano-anong dahilan. Buti na lang raw talaga at nakatakas kami, dahil sa basa niya sa mga nangyari ay desidido umano ang mga iyon. Nakatayang kami. Malamang daw ay may nalalapit na okasyong idadao sa mga ito, o di kaya naman ay may isa sa gawang ritual. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.
Ang kwentong inyong mapapakinggan ay ipinadala ng isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Rene. Kwento ito ng kanyang tiyuhin na noong dekada 80 ay nakilala talaga doon sa kanilang bayan. Naging bantog ito dahil na rin sa kahanga-hanga nitong tapang at galing. Mahusay din itong makisama sa kanyang mga kaibigan. Sabi nga nila, ang tulad ni Nanding ay isang mabuting kaibigan pero masamang kaaway. Kapag naging kaibigan mo ito, ay talaga namang hindi ka iiwan sa oras ng kagipitan. Kahit ano pa yan, lalong-lalo na pagdating sa away. At dyan nakilala talaga ng gusto si Nanding. Tinagurian nga itong ang toro ng San Clemente. Unang nakitaan ng tapang si Nanding noong bata pa ito at kasalukuyan nag-aaral pa sa elementarya. Kahit ang mga magulang niya ay hindi maipaliwanag kung bakit malapit ito sa gulo. Nakapag naisip nila, para bang kakambal na yata iyon ng kanilang anak. Kahit nga si Nanding mismo ay nagtataka rin kung bakit kahit anong iwas niya ay talaga namang ang gulo pa mismo ang siyang lumalapit. At dito nga una niyang naipamalas ang tapang. Nang kurso na dahin sila ng kaklase niya at kababatang si Ipe. Kahit pa mas malalaki sa kanila yung kanilang mga nakaaway, ay talagang hindi nagpatalo sila Ipe, lalong-lalo na si Nanding. Na madalas sabihin sa kanilang lugar noon na ito yung tipo ng tao na hindi talaga magpapautang. Ilang beses din siyang natumba dahil mas mapwersa sa kanya ang mga ito. Pumutok din ang kanyang labi at nagkaroon ng pasa sa kanyang pisngi. Pero nang matapos ang kanilang suntukan, ay mas maraming tama ang mga ito kaysa sa kanila ni Ibe. At hindi alam kung alin parte ng katawan ang una nilang hahawakan dahil sa sakit. Na nang hindi na nga nila kinaya pa, ay nanakbo na ang mga ito. Dahil sa nangyaring iyon, ay nakilala si Nanding sa kanilang paaralan. Umanga talaga sa kanya lahat ng nakakita sa nangyaring kanilang rambulan. Pero yung pangyayaring iyon din ang naging dahilan para mas lalo pa siyang pag-initan ng ibang mga mag-aaral doon sa kanilang paaralan. Dahil para iyong hamon sa kanila. Pero kahit anong gawin nila kay Nanding, ay hindi nila ito kayang mapatakbo. Hindi talaga sila nito inaatrasan. At sa huli, ay sila pa ang sumusuko. Dahil parang may natural na husay si Nanding sa pakikipaglaban. Pero dahil dito, ay hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kahit nga elementarya, ay hindi man lang niya natapos. Pagkat kahit saan siya magpunta, ay naroon din ang gulo. Di niya maintindihan kung bakit tila ba mainit ang dugo sa kanya ng ibang mga tao. Pero ang lahat ng dinanas niyang gulo ay pasimula lamang pala. Pagkat mayroon palang mangyayaring mas matindi pa na magpapabago talaga ang kanyang buhay. Napadpad sila Nanding noon sa isang bayan dahil sa naimbitahan siyang maging ninong ng anak
ng isa nilang kaibigan. At inabutan na sila ng gabi doon sa handaan dahil napasarap ang kanilang inuman. Kasakasama niya pa rin noon ang kababata niyang Sipe. Halos hindi na kasi ito umiwalay kay Nanding. Hindi kasi nito makalimutan yung unang araw na nakipagrambulan sila at tumanga talaga siya sa kaibigan. Inalok sila nung kaibigan nilang nagpabinyag ng anak na doon na lang muna matulog sa kanila pagkat gabi na nga at malayo pa ang kanilang bahay. Pero hindi pumayag si Nanding. Kung may isang bagay kasi na ikaiinis mo sa kanya ay yung kapag ginusto nito ay gagawin talaga niya. Kaya kahit anong pilit nila na doon na lang matulog ay umuwi pa rin talaga ito na napapailing na lang si Ipe sa kanyang kaibigan. Pero wala naman siyang magawa dahil sumusunod lang din naman siya dito. Kaya ginawa na lamang sila ng pang-ilaw ng kanilang kaibigan. Bote iyon ng gin na nilagyan ng petrolyo at tela. At iyon na ang nagsilbi nilang liwanag sa daan. Habang naglalakad ay panay ang pagkukwento ni Ipe, habang si Nanding naman ay tahimik lamang. Maya-maya, nang papadaan na sila sa puno ng kawayan na nasa gilid lamang ng daan, ay bigla na lang humarang yung mga sanga noon at dahon. Kung kaya, natigilan silang dalawa. At kaya pala tahimik lamang na naglalakad si Nanding at hindi umiimik sa kahit anong sabihin ni Ipe, ay nakakaramdam na pala ito ng hindi maganda. Agad na napahawak si Nanding sa kanyang likurang bulsa at kinapa ang kanyang balisong. Ngunit nang wala naman siyang nakitang naroon sa kanilang unahan at tanging mga sangat dahon lamang nung kawayan, ay hindi na niya iyon binunot ng tuluyan. Napatingala pa nga silang dalawa pero wala din silang nakita. Kung kaya, nagpasya na muli silang lumakad. Pero hindi na talaga nagugustuhan ni Nanding yung kanyang nararamdaman. Para talaga kasing may kakaiba. Kaya tahimik lang siya naglakad. At pinatalas pa ang kanyang pandinig at pakiramdam. Nang bigla na lang napailag si Nanding nang may maramdaman siya. Nakita niyang tumilapon si Ipe at bumagsak din sa lupa ang hawak nitong pang-ilaw. Buti na nga lang at hindi iyon nabasag. Mabilis siyang nilapitan ni Nanding upang tulungan. Pero napansin niyang nawalan na ito ng malay. Nagtaka si Nanding kung ano kaya yung malakas na pwersang iyon na tumama sa kaibigan niya at naging dahilan para mawalan ito ng malay. Dinampot niya ang ilawan at inilawan ang paligid. Mabilis niya ring iginala ang kanyang mga mata. Pero nakapagtatakang wala siyang nakita. Muli niyang tiningnan ang kababata at sinubukan itong gisingin pero wala talaga. Tila ba mahimbing na ang pagkakatulog nito? Hanggang sa may napansin siyang papalapit sa kanila. Kung kaya, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. At nakita niya ang isang matandang lalaki. Ang haba ng buhok nito at puting-puti. Mayroon din itong mahabang balbas at bigote. At nakatingin sa kanya ng nakakainsulto na nakangisi pa.
Nang walang sabi-sabi itong sumugod kay Nanding. Kaya nagulat siya. At hindi iyon napagandaan. Pagkat hindi niya talaga inaasang gagawin iyon ng matanda. At upang makaiwas, ay inihiga na lang niya sa lupa ang kanyang katawan. At nakita niyang lumampas sa kanya yung matanda. Nagtaka siya pagkat napakabilis nito. Lalong-lalo na para sa kanyang edad. At nakita niyang muli na naman itong susugod. Kung kaya, dumapa naman siya. Pero laking gulat niya nang huminto ito sa kanyang tabi. At namalaya na lamang niyang nakaangat na siya sa lupa. Binuhat siya nito na para bang baliwala lang iyon sa matanda. Kaya namangha talaga si Nanding. Pero hindi niya nagustuhan ang sunod na ginawa nito. Pagkat bigla siya nitong inihagis at gumulong talaga siya sa lupa. Kanya pangang nalasahan iyon pagkat literal siyang napalik sa lupa dahil sa ginawa nung matanda sa kanya. Naramdaman niya kaagad ang sakit sa kanyang katawan. Pero dahan-dahan siyang tumayo at siya naman ang biglang sumugod. Niyapos niya yung matanda sa bewang at kanyang pinagtagpo ang dalawang kamay sa likod nito. At buong pwersa niya itong piniga. Naramdaman niya yung sunod-sunod na paghampas ng kamao ng matanda sa kanyang likod. Pero tiniis lang lahat iyon ni Nanding. Hindi niya talaga binitawan yung matanda. At nang makakuha siya ng buwelo, ay kanya itong iniangat. At pagkatapos ay malakas na inihampas sa lupa na ibinigay rin niya ang lahat ng kanyang bigat sa katawan ng matanda. Bigla niyang narinig na tumawa yung matanda. Kaya nagtaka si Nanding at agad siyang napatingin dito. Pagkat kabaliktaran iyon ng inaasahan niya. At nakita nga niyang tumatawa ito habang nakahiga pa rin sa lupa. Dahan-dahan tumayo si Nanding na hindi pa rin niya iniaalis ang pagkakatitig sa matanda. Maya-maya, nakita niyang itinaas nito ang isang kamay at nagpapatulong sa kanyang makatayo. Nagdalawang isip naman si Nanding at panandalian pa niyang pinakiramdaman ito. Nang igalaw ng matanda ang kanyang ulo na para bang sinasabi nitong tulungan na siyang makatayo, ay inabot na ni Nanding ang kamay nito. At nang makatayo ay tinapik siya nito sa balikat at sinabing siya raw ay mapalad. Nagtaka naman si Nanding sa tinura ng matanda. Nang mapansin ng matanda na puno ng katanungan ng kanyang muka, ay biglaan nitong hinawakan ang suot na kwintas. Napatitig naman si Nanding sa bagay na iyon, isa iyong medalyon. At sinenyasan siya nitong yumuko at isinuot iyon sa kanya nung matanda. Naramdaman kaagad ni Nanding na biglang nag-init ang kanyang katawan. At para bang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Kanyang hinawakan at pinagmasdan ang medalyon. Nang tatanungin niya sana yung matanda kung para saan iyon, ay naglaho na ito. At kahit saan ibaling ni Nanding yung kanyang paningin, ay hindi na niya ito matagpuan. Pero narinig niya ang isang boses na animoy nagmula sa isang yungib na sinasabing kanyang pakaingatan ang medalyon at gamitin lamang
sa kabutihan. Matapos iyon, ay ipinailalim na niya ang medalyon sa suot na damit. At muling itinuon ni Nanding ang kanyang pansin sa kaibigang wala pa rin ng malay. Kanya itong ginising, at nang magkamalay na ito ay nagtatakang sinabi kay Nanding kung ano raw ang kanyang ginagawa roon. Nang tinutukoy niya ay bakit raw siya nakahiga sa lupa. Tinanong pa siya ni Nanding kung mayroon ba siyang natatandaan. Ang sabi naman nito, natatandaan niyang sila ay naglalakad ng pauwi. Maliban doon ay wala na. Napatango na lang si Nanding at tinulungan na itong makatayo. Sinimulan na uli nilang maglakad. Pero hindi pa sila nakakalayo ay nakarinig na sila ng huni ng aswang. Natigilan silang dalawa at napatingin sa paligid. Pagkat alam nila ang huni na iyon, pamilyar sila sa huni ng aswang. Dahil kilala rin ang probinsya nila na maraming angka ng mga aswang at isa ang bayan nila na pinamumugara ng mga ito. Pero nagtaka si Nanding kung bakit sa tagal niyang paniniraan doon sa kanila ay noon lang siya pinaraanan ng aswang. Bigla niyang naisip agad yung medalyon na ibinigay sa kanya ng matanda. Baka yun ang dahilan, sabi niya sa kanyang sarili. At napaso siya nang maramdaman niyang bigla iyong uminit sa kanyang dibdib. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. At bago po tayo tuloy ang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Jovan Abanyo, Misuki Kawabata, Broso Vlogs, Burns A, Sevi Sevi, Hazel Fiesta, Reggie Tyros, Lisel Noblesa, Lourdes De Jesus, Odin Rain Montegrande Donaire, Arlene Cools Besa, Sibra, Maria P. Escudero, Michelle Citron, Lord Olaybar, Randy Katag, Karen Ann Sumalinog, Samelby Sapal, Carmelita Mabanag, Amelita Nicor, John Brian Galila, Shirley Carillo, Mary Jean Monteclaro, Lily Rose Berbigal, Maria Ellen Garcia, Maria Maria, Laida Mercado, Hail Rain Led, Muldes Domingo, Jesse Samiliano, Rosmen Quaresma, Mary Asilar, Broso Vlogs, Dimples Yumi. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.